Hey, what's up, Ethical Nation? This is Carl Serrano, and recently, meron akong ginawa na isang video regarding sa anong gagawin mo kapag puro poweran lang yung upline mo. Puro poweran lang yung nare-receive mo na training galing sa kanila. And nabanggit ko doon na humanap ka ng effective mentor. So sa video na to, pag-usapan natin, ano ba yung definition ng effective na mentor? So first of all, pag-usapan natin bakit kailangan mo ng effective na mentor. So yung mentor mo kasi, kumbaga parang sa sasakyan, para siyang GPS. Okay, yung GPS, imagine mo yung GPS sa panahon ngayon ha, 21st century. GPS sa panahon ngayon, hindi lang basta-basta ituturo sa'yo kung saan ka pupunta, yung direction mo, yung exact na direction mo kung saan ka dapat pupunta para makadating ka doon sa gusto mong puntahan. Hindi lang yun ang ginagawa ng GPS ngayon ha. Ang ginagawa na ng GPS ngayon, ituturo niya pa sa'yo kung saan yung mga maluluwag na daanan, saan yung safe, saan yung walang traffic, saan yung makakatipid ka sa toll, saan yung pinakamabilis na way. So, ang dami ng ginagawa ng GPS ngayon. Kumbaga, pinapadali niya talaga sa'yo para makadating ka doon sa destination mo. Kumbaga, binibigay niya sa'yo, bibigyan ka niya ng option kung ano yung gusto mong gawin. Kung gusto mo na makatipid, iiwasan natin yung mga toll, pero mas malayo ka, di ba? Mas malayo yung mga dadaanan mo. Kumbaga minsan hindi pa safe. Or kung gusto mo na mas mabilis, babayaran mo yung mga toll kasi expressway yon. So kumbaga sa GPS, ang effective mentor, bukod sa tuturuan niya sa yung direction kung saan ka para makarating ka dun sa gusto mong puntahan, bibigyan ka pa niya ng ways paano mo magagawa yon. So before I proceed dun sa 7 characteristics ng isang effective na mentor, pag-usapan muna natin yung notion o yung pinaniniwalaan ng mga networkers na makinig ka lang daw sa mga may resulta tapos huwag ka daw makinig sa mga walang resulta. So ang pinakang mabilis kasi na way para mapaniwala ka ng mga uplines is yung ganun. Huwag ka makinig sa mga walang resulta, makinig ka sa may resulta. And hindi ko pwedeng sabihin na ito yung tama, ito yung mali, ito yung mali, ito yung tama. Kasi pwedeng parehas itong tama at parehas rin itong mali. So anong ibig ko sabihin? Case to case scenario. Let's say na ang pinaniniwalaan mo nga ganun, makinig ka dun sa mga successful, huwag kang makinig dyan sa mga hindi naman kumikita ng malaki dyan sa mga walang resulta, huwag kang makinig dyan, sa amin ka lang makinig, kami yung mayaman eh, kami yung may 12 Camaro dyan sa labas eh, yung may 12 Ford Mustang dyan na hindi naman namin ginagamit lahat. So kung naniniwala ka sa ganong principle na maniwala ka lang dun sa kumikita ng malaki, huwag kang maniwala or huwag kang makinig sa mga hindi kumikita ng malaki, ito yung tanong. What if yung papaniwalaan mo, okay, may dalawang tao. Okay, may dalawang tao. Ito yung kumikita ng malaki, ito yung hindi. Itong kumikita ng malaki na to, sinungaling, manluloko, masama ang ugali, pero kumikita siya ng malaki. Ito hindi kumikita ng malaki, mabait, tapat sa tao, hindi siya nagsisinungaling. Kung kabaliktaran itong isa, yun na lang para madali. Ang tanong ko sa'yo ngayon, naniniwala ka pa rin ba dun sa kasabihan na makinig ka lang sa kumikita ng malaki, huwag kang makinig sa hindi kumikita ng malaki? Ulitin ko, kumikita ng malaki, masama ugali, sinungaling, manluloko. Diba? Mahilig mag-white lies. Mahilig pumawer-power, puro poweran, puro baliwan. Pero wala naman talaga maituro na effective and ethical strategies sa'yo. Ito, natuturo siya ng effective ethical strategies. Hindi kasing laki ng kinikita nito, yung kinikita nito. Ito, sobrang yaman. Multi-millionaire siya rin. No? Pagka yung tipo na pag naglalakad siya, may umaawas na pera sa katawan niya. So parang gano'n. Diba? So ito hindi gano'n. Sakto lang. Diba? Mas maliit yung kinikita ko para dito. Naniniwala ka pa rin ba doon sa kasabihan na yun? Na huwag kang makinig doon sa hindi kumikita na malaki. Tapos makinig ka lang sa kumikita na malaki. So alam mo na. Alam ng konsensya mo kung ano yung sagot. So makinig ka sa konsensya mo. So ngayon, pagdating naman doon sa side na hindi kumikita na malaki, diba? Doon sa kabilang yung other side naman. Let's say na ito, kumikita ng malaki. Hindi siya nagsisinungaling, mabait siyang tao, di ba? Successful siya, hindi siya gumagamit ng mga unethical strategies ng mga ginagawa ng karamihan ng mga networkers. Pero hindi mo siya kilala, hindi mo siya kaano-ano, hindi mo siya kadugo. Ito naman, walang narating sa buhay, di ba? Mahirap, negative, masama ang ugali. Pero kamag-anak mo, kapamilya mo, magulang mo, kapatid mo, asawa mo. Ang tanong, ano ba talaga yung tama? Kanino ka dapat ba talaga makinig? Doon sa kumikita ng malaki o doon sa hindi? So, alam mo yun, ibig sabihin case-to-case scenario yun eh. Kumbaga walang definite eh. Alam mo kung anong sagot, depende doon sa kaso. Okay, depende doon sa kaso.
doon magbabago yung paniniwala mo. Kasi hindi ko pwedeng sabihin sa'yo yung definite na makalig ka lang sa kumikita ng malaki. Kasi hindi ko alam na yung palang sinasabi ko na kumikita ng malaki, yan sama-sama pala ng ugali, sinungaling pala, hindi matutulad ka sa kanya. Okay, pero hindi ko rin pwedeng sabihin na makinig ka doon sa hindi kumikita ng malaki. Kasi kaya nga hindi ka siya kumikita ng malaki. Kasi may mga mali siyang ginagawa sa buhay niya. Tapos nakinig ka, hindi matutulad ka rin sa kanya. So kaya ito yung tinuturo ko sa'yo, kasi katulad nga nung nabanggit ko sa previous video ko, tinuturuan kita kung paano mag-isip. Okay, hindi kita tinuturuan kung ano yung dapat mong isipin. Kasi yung ganun na, makinig ka lang sa kumikita ng malaki, huwag kang maniwala dyan, diyan kumikita ng malaki. Ang ginagawa, ang goal kasi nun is turuan ka kung ano yung dapat mong isipin. Hindi ka nagkaroon ng utak para maging zombie na maging sunod-sunuran lang, maging utu-utu lang, na hindi ka na nag-iisip. Okay, so yun yung reason kung bakit kailangan mong piliin ng maigi kung sino yung pinakikinggan mo, and kasama ako dun. Okay, kasama ako dun. Tingnan mo yung mga iba ko pang videos bago ka magmaniwala sa mga pinagsasasabi ko. Tingnan mo muna yung iba kong mga videos. Tingnan mo kung ano yung principles ko. Kilalanin mo ko, kausapin mo ko. Okay, tingnan mo kung ano yung sinasabi ng team ko tungkol sa akin, ng ibang tao tungkol sa akin. May mga, syempre, sigurado ako may mga haters ako dyan. Yung mga unethical networkers yun, syempre. Sila lang naman yung mag-hate sa akin eh. Pero, yun nga, kahit ako, kasama ko doon, piliin mo ng maigi kung sino tao mga pinapakinggan mo. Piliin mo ng maigi at alam ng konsensya mo kung sino yung dapat mong pakinggan. Diba? Alam mo naman kasi kung ano yung tama, hindi ka na bata eh. Hindi ka na batang pasit na walang kamuhang-muhang sa mundo. Hindi ka naman pinanganak kahapon. So alam mo kung ano yung tama at kung ano yung mali. So hindi basihan, yun lang yung conclusion ko dito, hindi basihan yung malaking resulta para pakinggan mo na sila at para sumunod ka na sa kanila. At hindi rin basihan yung kamag-anak mo, kaibigan mo, kapatid mo, asawa mo, yung magulang mo, para pakinggan mo na rin na paniwalaan mo sila. Hindi yun basihan. Ang basihan nun is nakadepende sa ugali ng tao, sa values ng tao, sa pinaniniwalaan niya, at sa estado niya sa buhay. Kaya bonus ka kapag meron kang mentor na successful pero ethical. Oh my God, di ba? Na-hit mo na yung jackpot. Huwag ka nang aalis dyan, dyan ka na lang. Kasi meron akong ganung mentor. Okay, successful yung mentor ko and ethical siya. Pares kami ng core values, ayaw niya ng poweran, ayaw niya rin ng baliwan. Step-by-step strategies. Eh, yung mentor ko, nandyan siya kapag kailangan ko siya, kapag kailangan ko ng tulong niya, pupuntahan ko lang siya, lalapitan ko lang siya, mag-message lang ako sa kanya. So, hindi siya mahirap i-approach even though top 1 siya ng company namin, even though successful na siya. So, hindi siya mahirap i-approach. So, jackpot na ako sa mentor ko, di ba? Nahanap ko na. Marami na akong mentors na mga pinagdaanan. Meron doon. Meron ako naging mentor, ang galing niya, ang bait niya, ang galing niya sa personal development, pero walang skills, walang strategies, kulang. Hindi man wala, kulang. Diba? Meron ako naging mentor na puro effective strategies talaga, step by step, pero ang sama naman ng ugali. Marami na ako na-encounter na mentor, kaya kung jackpot ka na sa mentor mo ngayon, yung sinasabi ko na successful tapos ethical, naipon na yung jackpot, huwag ka nang aalis dyan. Okay, natuturoan ka naman ng specific and effective strategies, huwag ka nang aalis dyan. So ngayon, ito yung 7 characteristics ng isang effective na mentor, isang effective talaga na mentor. So itong mga babanggitin ko sa'yo, nabanggit ko na doon sa e-book ko na Poweran. Kung hindi mo pa na-download yun, download mo na lang later pagkatapos nitong video na to. Kasi doon yung buong content nito, itong video na to. Kumbaga, itong 7 characteristics lang yung kinuha ko galing dun sa e-book na yun. First characteristic ng isang effective na mentor, hindi mahilig mang hype. Okay, hindi mahilig mang hype. Hindi mahilig magpakita ng kinikita niya. Nagpapakita siya. Diba? Kumbaga, nagbibigay lang siya ng point. Siyempre, kailangan magpakita ng mentor mo ng result para paniwalaan mo siya eh. Diba? So, ganun lang yung way niya. Pero hindi siya mahilig magpakita, hindi siya mahilig magyabang, diba? Bibili ng sports car para lang mag-power, pero hindi mo alam na hulugan lang pala yun, o di kaya naman nanggaling sa company yun, di naman nakapangalan sa kanya. So, hindi mahilig mang-hype yung mga effective na mentor. Kasi, for example, para sa akin, ako, kung ipakita ko sa yung kinikita ko, diba, ingud-ngud ko sa mukha mo yung kinikita ko, which is, malaki rin ang kinikita ko. Ha? Hindi rin ako basta-bastang kung sino lang. Ha? Kaya hindi ako mahilig magpakita ng kinikita ko. Kasi ano ngayon sa'yo? Anong may tutulong nun sa'yo? Oo, kumikita ako ng ganito kalaki. Ano ngayon? Natulungan ka ba? Kumita ka rin ba ng malaki nung pinakita ko sa'yo na kumikita ko ng malaki? Hindi naman eh. So, ang ginagawa ko, effective strategies na lang. Kung gusto mo makita yung kinikita ko, edi tanong sa akin para malaman mo, yun yung para sa akin.
And yung mentor ko right now, ganun din. Kumbaga, anong sense? Diba, alam naman niya kung ano yung value niya eh. Diba, alam niya na kung ano yung achievement niya. Hindi na niya kailangan ipagmayabang pa yung sa iba. Tumulong ka na lang in a educational way, empowering way. Diba, hindi hype. Okay lang magpakita ng result, pero wag gamitin para mambaliw lang. Tapos, alam mo yun, binaliw mo yung downline mo, tapos hindi mo naman tinuruan kung anong kasunod. Na nabaliw lang sila, yung tipong baliw na baliw sila pagkatapos ng training, tapos pagkatapos, ano ang gagawin ko? So, ganun yung nararanasan ko dati. Second type, characteristic pala, I mean, ng isang effective na mentor is ipaprioritize ka niya bilang downline mo. So, syempre, mas ipaprioritize ka niya kung para sa mga prospects mo. Kasi kung ang pinaprioritize niya ay yung prospect niya kaysa sa'yo, ibig sabihin, mas importante sa kanyang kumita kaysa matulungan kang kumita. In the first place, pinasali ka na niya para kumita siya. So, yun. Meron lang yung kasimple. Mas pinaprioritize niya yung mga prospect niya kesa sa'yo. Yung tipo na ang bite-bite niya sa'yo, di ba? Tulungan tayo dito, bro. Di ba? Pagkatapos mong sumali, di ba? Pag kinakausap mo siya, pag tinatanong mo siya, play. Paano ba mag-invite? Ano ba? Doon ka na, manood ka lang ng videos dyan, di ba? Mag-search ka sa Google, maghanap ka dyan. May kinakausap ako dito eh, istorbo ka eh. Magkano na nga ba yung magiging commission ko pag sumali ka? So yung mga ganon, iwasan mo yung mga ganong klase ng mentors. Kung sakasakali na ganon yung upline mo, hanap ka, baka meron kang mas upline pa or even sa crossline na ethical. Hindi mo naman kailangan lumabas pa sa company mo, especially kung malaki yung company mo. Hanap ka ng iba dyan. Meron dyan, for sure. Hindi ko alam kung meron katulad namin na ethical yung pinopromote, pero alam ko meron eh. Kahit pa paano, buti naman. So, punta ka dun sa mga tao na yun. Ikatlong karakteristik ng isang effective na mentor, nagpo-provide siya ng constructive criticism. Okay, kung ikaw ay medyo matagal na sa business mo, tapos nahihirapan ka, di ka nagkakaresult, tapos kumonsulta ka sa kanya, tapos may sinabi siya sa'yo na hindi naman offensive na way, or even offensive nga eh, tapos nasaktan ka, eh alam mo namang totoo, effective na mentor yun. Ibig sabihin, ayaw kanyang pagsinungalingan. Kaya ka, hindi kumikita sa business mo kasi tamad ka, hindi ka naman talaga humahataw, sa halip na humahataw ka, nanonood ka ng mga walang kakwenta-kwentang video sa YouTube o sa Facebook, tanghali kang gumising, nakakahiya naman sa'yo, di ba? So kapag ka nasabihan ka ng mentor mo ng mga ganung bagay, tapos medyo matagal ka na sa business mo, nasaktan ka, at alam mo namang totoo, effective na mentor yun. Sinasabi niya sa'yo kung ano yung totoo, hindi kanya kinocomfort sa mga kasinungalingan. Kasi, ganun lang naman yung kasimple, di ba? Iko-comfort kita, kumbaga ako na lang, di ba? Iko-comfort kita na okay lang yan, kaya mo yan, hataw lang ng hataw. Tiwala lang dadating din yung tamang panahon para sa... Tapos alam ko naman talaga yung flaws mo. Alam ko naman talaga na ang dami mong kalokohang ginagawa kaya wala ka nagiginusunta. Di parang lulukuhan lang tayong dalawa. Mas okay pa sa akin na sabihin ko sa iyo yung totoo tas magalit ka sa akin kesa magsinungaling ako sa iyo na okay ka. Tapos okay tayong dalawa tas wala pa rin mangyayari sa iyo. Kumbaga para sa akin, ito yung principle ko eh. Hindi ka naman sumali sa team ko, sa business namin para maging magkaibigan tayo eh. Na sumali ka para ma-achieve yung goals mo. Bonus na yun kapag naging magkaibigan tayo. Pero hindi yun yung main point. Hindi yun yung main reason. Yung main reason para ma-achieve yung goals mo. Tapos, kung iko-comfort lang kita sa mga kalokohan na ginagawa mo, kung sabihin ko sa'yo, okay lang yan. Kahit hindi naman talaga okay, hindi mas lalo kang lumalayo sa mga goals mo. In the end, pagdating doon sa dulo, ako pa rin yung sisisihin mo, sasabihin mo sa akin, hindi totoo yan, hindi totoo yung business, magiging negative ka, magkupit ka. Magiging isa ka na dun sa mga close-minded pagdating sa network marketing. Yan, totoo, kasalanan mo naman talaga eh. Kung bakit wala ka naging resulta. So, pag yung effective mentor mo, expect mo, kapag yung isang mentor effective yan, nagpo-provide niya ng constructive criticism, didiretsahin ka niyan, masasaktan ka. Kung alam mo namang totoo, nasaktan ka, alam mo namang totoo, di, okay. Di ba, tanggapin mo, magbago ka, mag-adjust ka, pakinggan mo yung advice niya. Pero kung alam mo namang hindi totoo, hindi ka dapat masasaktan. Ganun lang yung kasimple. Ika-apat, walang half story hypes. Hindi kanya bibigyan ng mga half story. Alam mo yung mga secret na nabanggit ko sa Poweran? So, para mas maunawaan mo, download mo na lang yung ebook ko na yun kung hindi mo naiintindihan kung ano ibig sabihin ko ng half stories. So, doon sa Poweran, download mo yun para mas maintindihan mo. Number 5, tutulungan kanya na makaiwas sa mga hype trap. Napakaraming hype trap sa internet ngayon.
Di ba? Alam mo yun, alos pare-pares na lang yung ginagawa nila. Nagpapakita ng maraming pera, di ba? Kulang na lang gumawa ng video na may umuulang pera, eh, tapos na nakalagay, ask me how. Baka nga may gumawa ng ganong video. Nakatip sila, di ba? Gumawa nga ng ganong video, di ba? May makita ka sa Facebook. O, alam mo, sa akin ang galing yun. Di ba? So, alam mo yun, pare-pares lang ang ginagawa. Eh, yung nakaganon ng pera, yung nakaabanin ko, pinapamay pa yung pera, nakalagay sa namin, sa pera. Di ba? Pare-pares lang ang ginagawa eh. So, napakaraming hype trap dyan sa internet. Hindi ko sinasabi lahat sila scams, pero majority sa kanila scams. Right? And karamihan sa kanila mga unethical networkers. So, yung mentor mo, yung effective mentor mo, tuturuan ka niyan makaiwas sa mga hype trap, sa mga shiny objects na nakikita mo. Kasi yun ang madalas na bibiktima nun, yung mga baguhan eh. Kaya mayroong mga baguhan nakakasali sa business, may nakita na shiny object, di ba? Kumita daw ng mabilis at madali, ah sige, lipat tayo dun, tapos scam pala. May makikita naman, mabilis at madali, ah lipat tayo dun, scam ulit. Kung ikaw yung gumagawa na nun, tigilan mo yung panluloko sa sarili mo. Di ba, maghanap ka ng stable for long term. Kasi yung mga ganun na mabibilis at madali rin nawawala. Kasi na-experience ko na yan. And hindi ko ginusto na ma-experience yun. Kumbaga, hindi ko pwedeng sabihin na nabiktima ako kasi choice ko yun eh. Pinili kong subukan yun eh. Nagkamali ko, yun yung nangyari. Kumbaga, parang katangahan. Pero at least may natutunan ako dun. Di ba? Natotoo talaga na yung mga mabilis at madali rin nawawala. Ika-anim, and very important ito, your effective mentor walks the talk. Ah, hindi lang basta siya imik ng imik. Kasi marami rin akong nakilala na ang galing, mas magaling pa sa akin magturo. Ang galing! Kasi hindi naman nila ginagawa. I'm like, what the f-? So, ganun yun. Kailangan yung effective mentor mo, ginagawa niya kung ano yung tinuturo niya sa'yo eh. Kasi yung mga, alam mo yun, yung mga magagaling lang tapos hindi naman ginagawa ko. Kumbang parang inaasa lang sa mga downline sila yung tipo na bibigyan ka ng quota, di ba? Mag-DR ka dapat, 5 yung DR mo this week. Tapos siya, wala naman DR this week. Diba? Hindi effective mentor yung mga ganyan. Magayan yung mga tinatawag na leader-leaderan, di ba? Mga nag-aastang boss sa networking. So, mga walang kwenta yan. Huwag kang didikit sa mga ganun. Yung mga hindi naman nila ginagawa kung ano yung mga sinasabi nila. So, ako, kaya ako confident sa mga pinagsasabi ko sa iyo, sa mga tinuturo ko sa iyo kasi ginagawa at ginawa ko na to. Kaya itong 7 characteristics na to sa mga effective mentor, hinanap ko to eh. Ang hirap. Sobrang hirap makahanap ng ganito. Okay, kaya ito yung mga hanapin mo pagdating sa kanila. Kailangan yung mentor mo na yung ginagawa niya kung ano yung tinuturo niya. And malamang may resulta yun kasi ginagawa niya kung ano yung tinuturo niya. And ikapito, and finally, ito yung para sa akin, isa sa mga pinakang sure na sign na effective mentor yung tao na yun na natitipuhan ko. Let's say, naghahanap ako ng effective mentor. Nag-i-improve siya everyday. Nag-aaral siya. Mahilig siya magbasa. Mahilig siya manood ng videos ng ibang mga successful din na network marketers or ibang successful na entrepreneurs. Kumbaga, palagi siya makikita mo. Alam mo naman niya, makikita mo naman sa kanila yan eh. Nag-share sila ng mga natututunan nila. Nag-i-improve siya every single day. Kasi yun yung way ng mga successful na tao para some of them, ang ginagawa nila yun para manatili sila sa lupa. Okay? Kasi ang mga totoong successful na tao, totoo ha, hindi lang yung kumikita ng malaki, hindi porket kumikita ng malaki, successful na. Hindi gano'n nag-work yun. Yung mga totoong successful na tao, patuloy sila nag-i-improve para yung ego nila hindi lumampas sa ulo nila. Kumbaga, nagiging student sila. Okay? So, yun nga yung isa sa mga natutunan ko before na ako nga, eh, dati naalala ko, na-experience ko lang kumita, I think that's 40,000 one week. Feeling ko, kung siya ako yung pinakamagaling na networker sa balat ng lupa, samantalang yung bakit, nakita lang yun, one day. The first time ko eh, I was 19 years old. Ikaw ba naman kumita ng ganun kalaki in one week? 19 years old ka, wala kang responsibilidad, wala kang anak, wala kang pamilya na hindi ka breadwinner, sarili mo lang, sarap, di ba? Sarap yung sa pakiramdam. So, feeling ko, ako yung pinakamagaling. Yung ego ko lumampas sa ulo ko. So, yun yung mga lesson sa akin before na, ano yung lumampas sa ulo ko, feeling ko, ang mindset ko, dapat ikaw yung makinig sa akin kasi ako yung kumikita ng malaki, di ba? Kumbaga, ano ka lang, kumbaga parang, kumbaga dukha ka lang, di ba? Alipin ka lang, ako yung boss, ako yung magaling. Di ba, lumampas sa ulo ko yung ego. So, ayun, end up, bumagsak. Bumagsak, di ba? Bagsak. Laki ng binagsak ko that time. Di ba? Kaya, yun yung mga lessons pagdating sa akin, hindi na ako nakikinig sa iba. Even mga appliance ko, tinatalo ko na noong mga time na yun kasi, feeling ko nga mas magaling ako sa kanila, kumita lang ng ganun kalaki. Kaya nasabi nga eh, yung pera,
hindi yan nakakapagpabago ng ugali ng isang tao. Inilalabas lang yan o ina-amplify niyan kung ano yung totoong ikaw. Hindi yan nagbabago ng tao. Akala nung iba, pag yung porket yumamang ka lang, nagbago ka na, hindi sila nagbago. Na-amplify lang kung sino ba talaga sila. So yun yung nangyayari sa akin. Isipin mo yun, kung makikilala mo ako before, tatahi-tahimik lang ako dyan sa gilid, di ako umiimik. Tapos nung kumita ng malaki, biglang yabang, di ba? Kasi mayabang na talaga ako noon pa man, nailabas lang dahil sa pera. Kumbaga, noon wala akong may pagmayabang eh. Kaya wala akong, hindi ako umiimik. Nung may pagmamayabang na ako, doon na lumabas. So hindi ako nabago, lumabas lang yung totoong ako. And that was a great lesson for me, para sa inyo na mga hindi pa kumikita ng malaki. At least narinig nyo na to sa akin first hand, at nangyari na rin to sa iba. Alam mo, nagpapasalamat, ang pinakamalaking pinagpapasalamat ko dun sa lesson na yon ay hindi ako umabot dun sa millions bago pa nangyari sa akin yun. Ay, yung kumita ako ng millions, yumabang, bumagsak. Buti na lang, ganun palang kaliit yung kinita ko. Bumagsak na ako, natuto na ako. Kasi meron akong mga kilala, millions na. Kinita nila, tapos bumagsak sila. Ang sakit-sakit nun. Yun yung mas masakit. Kasi mas mataas yung na-achieve nila, mas masakit yung bagsak nila. So, characteristic number 7 is kailangan nag-i-improve siya. Always improve. So, kung meron at least kahit 5 lang na characteristic, or even half ay 3.5. Hindi pa na. Di ba? More than half. At least 5 meron nun. Di ba? Attitude. Okay, more on attitude talaga siya eh. More on attitude, hindi puro power, hindi po ba? Kasi pansinin mo, doon sa 7 na yun, wala akong binanggit na dapat kumikita siya ng malaki. Kasi marami kumikita ng malaki, masasama akong galing, hindi mo dapat mag-mentor mo. So those are the 7 characteristics ng isang effective mentor, at kung makahanap ka na, congratulations, huwag mo nang bibitawan yan. Okay, huwag mo nang bibitawan yung mentor mo na yan. And gusto ko lang sabihin sa inyo, sobrang hirap makahanap. Okay, ilang mentor yung pinagdaanan ko? Ika-4 na yata yung mentor ko right now. Hindi ako nag-ami. Ika-4 na yung mentor ko right now na yun yung mga pinagdaanan ko mentors before. And sabi nga eh, kapag ka ang estudyante ready na, tsaka dadating yung tamang mentor para sa kanila. So, hindi ko dinidisregard yung mga past mentors ko before. Napakalaki ng appreciation ko sa kanila, and sobrang laki ng gratitude ko sa kanila, dahil kung hindi sila dumating sa buhay ko, hindi ako yung Carl Serrano right now. So, hindi ko sila dinidisregard, even though nagkaroon ako ng mentor na masama akong gali. Diba? Nagkaroon ako ng mentor na puro poweran. Hindi ko sila dinidisregard kasi ang laki na naiambag nila sa akin. Kumbaga, tinitingnan ko na lang yung mga magagandang naiambag nila sa akin. So, pagdating sa'yo, even though may mga ganun kang upline sila, tingnan mo lang kung ano yung magandang nagawa nila para sa'yo. Mayroon mga apply sa masama ugali, di ba, puro poweran. Tingnan mo na lang kung ano yung magandang nagawa nila para sa iyo. Pwede kahit maliit na bagay, sila yung kumausap ng mga prospects mo before, sila yung nag-assist sa iyo sa pay-in, sa product, ganyan. Di ba, para lang, at least, di ba, may pagpapasalamat ka pa rin eh. Pero kung wala talaga, ay ang malas mo. So, yun lang. I hope marami kang natutunan dito sa video na ito. And feel free na i-click mo yung like kapag nagustuhan mo yung mga natutunan mo dito sa video na ito. And comment ka din sa ibaba kung meron kang naiisip na suggestion or question na pwede mong gusto mong itanong. Comment mo din sa ibaba. Sinasagutan ko lahat ng comments dyan. And share mo rin to dun sa ibang mga kakilala mo, networkers o downlines mo na gusto makahanap ng effective mentor. Actually, huwag mo lang i-share sa downlines mo, para sa'yo na lang. Baka kumanap sila nga ng iba eh. Diba, para sa'yo na lang to. And share mo sa, pwede sa crossline. Halimbawa, may kilala ka na kapwa mo networker na nahihirapan kasi yung upline niya talaga walang kwenta. So pwede mo i-share sa kanya tong video na ito. And by the way, kung hindi mo pa na-download, once again, yung ebook ko, yung Poweran, hanapin mo lang sa description itong video na ito. I-download mo yun. Doon mo ma-discover lahat ng kailangan mong ma-discover kung bakit ka nahihirap sa business mo. At the same time, paano makahanap ng effective mentor, doon ko rin binanggit yung complete details about dito. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Hey there, my friend. Once again, this is Carl Serrano. Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. And make sure na i-like mo yung page ko for more. And click mo yung see first. And kung sa YouTube mo man tinapanood itong video na ito, make sure na mag-subscribe ka sa channel ko. And click mo yung notification bell, lang sa ganun ay meron ka mga updates sa mga bagong videos na i-upload ko. So, once again, this is Carl Serrano. See you next time.